guys, nandito ako ngayon sa highway ng San Marcelino. Ito, bibili ako ng bibingka saka tubig. Ay, bibingka lang pala. Ito, Bibingka Bicolana. Taga saan po kayo? Ito lang po kami sa may Arco. Pero taga Bicol kayo? Ako po ang taga Bicol, Tamarines Norte. Ilang oras ang pagluto ng bibingka? Ay, ilabot mga 30 minutes. 30 minutes ba? Opo. Sarap ng tupig nyo. Wala bang sample ng tupig? Sabay ganun. Bibigyan mo siya sa atang pa. Yan, binigyan na pa sample ni, anong pangalan niyo po? Ate Mel po. Ate Mel, sarap. Binigyan ako ng sample, Kasi bibili ako ng 12 para bukas. Bukas, pick upin ko ng anong oras? 9:30 bukas. Yan, pick upin ko na bukas para yung Sabado kasi maaga kami. Lagyan niyo muna ng ganyan, ng dahon ng saging. Para hindi po masunog. Para hindi masunog daw, sabi ni Manong. Ito po, alam niyo po ba na paborito ko ang tupig? Napakasarap po ang tupig nila. Sarap. Sarap lang ang Bibingka Bicolana. Pagkatapos ng maliliit na dahon, lagyan niyo ng malaki naman ngayon. Opo, kanya po yung pagkawa. Ano, kita niyo naman, kaya talagang malinis na malinis yung dahon ng saging na inilalagay ni Kuya para paggawa ng bibingka. Yan, pagka nalanit na yung saging, binabaliktad ni Kuya. Yan o. Pagkarating na naman Amerika ito. Tapos nilalagay sa may baga. Yun na, nilalagay sa may baga yan. Hindi po magkuhan. May baga pa pala dyan, O tapos nilagyan na ni Mano ng cheese. Yan o. Kaya masarap yung bibingka nila kasi may cheese na palaman. Isang bibingka, Manong, is 60 pesos, right? 60 pesos yung isa? Okay. 100 sa 10 piraso ang laman. Oh, 100 daw sa 10 piraso ang laman sa tubig. Napakasarap. Natikman ko na yung tubig nila. Napakasarap. Yan, pagkatapos ng cheese, medyo painitin ng konti. Tapos lagyan na ng shredded coconut. Yan, coconut yan, Manong, di ba? Buko po. Buko, yan coconut. Tapos nilalagyan na ng, anong tawag niyan? Galapong po siya. Galapong. Galapong. Lagyan na ng galapong yung ganyan, Pupunin nyo na. Tapos ini-steer ni Kuya yun, yung galapong. Para may halo yung mga buko at saka cheese. Meron lang magalayin nito. Ito nga tayo, para... Okay. Oo, lalagyan natin ng ng itlog na maalat. Ricardo dyan sa... bibingka. Yan, ganyan. Best in town to. Yan ang sinasabi ko. Kasi yung mga bisit namin na taga Arizona nung kuan. Wow, nagpabili sila, sabi nila bili kayo doon, masarap. Nung nag-check-in diyan sila sa Frankie's. Taga Arizona yung mga 'yon. Puputing babae. Oo. Pansin. Tapos nilalagyan na ng baga sa itaas para pantay yung pagkaluto, di ba Kuya? Opo, sir. May baga po sa ilalim yan, saka sa taas. Oo, may baga sa ilalim, may baga pa rin sa itaas para yung even yung pagkaluto niya mamaya. Yan na po yung finished product ko. Luto na. Pakita mo sana yung laman. Pakita mo sana yung laman, sir, para mamamagitan. Yan na po yung finished product na Bibingka Bicolana. Napakasarap. Tingin pa lang, talagang magugustuhan mo na. Siksik. Siksik yung laman. So, salamat po ng marami. Again, George R. Vlogs. Please follow and subscribe.